Good morning mga kabarkada at tayo ay pupunta doon sa C5 para ay pumake up ng ibon na binili natin. So punta na natin ngayon para ano makuha na kagad natin dahil may pasok pa ako mamayang alas 10. So ang oras ngayon ay 7:30 na, so tara punta na tayo doon. Nanay, split Popeye's. Popeye's split pail. Ayan. Ah. Oo nga, no. Wish ko na. So, okay pala kung itong tatlong... Bali, itong tatlong PB, doon yan sa kanya. Ayun, okay pala eh. Ah, itong tatlong PB na lang. Ayan. Eh, itong ano? Itong blue, dun din. Oh. Ay, ito na lang. Ayan. Isa, tas dalawang ito. Dalawang PB, isang ano? Ayun, mga dalawang Ewing. Ah. Puro Ewing eh. Hindi, ito isang ano. Kunin ko rin itong isang ano lang. Kahit ayan, Turk na lang. Isa, ito, tas ito. Ah, ito, saradong-sarado. Oh, okay. Ito, kala ko, yun eh. Kasi malaki, sige. Ito, sige. Masikip din. Ito, sarado din. Ayan. Kaya lang, may mga kanta, yung Pablo, may yun. So, ito, nakuha na natin yung tatlong ibon na binili natin. So, itong pinambili natin yung sinahod natin sa YouTube, ayan. So, yung pera agad ng YouTube na kakapasok lang, pinambili na kagad natin ng materials natin para sa PayFollow. So, itong tatlong to ay split opa, split PayFollow agad. So, pinakita sa akin nung nag-aalaga nito yung parents niya. So, visual yung isa, visual yung cock, tapos split, ano ito? Tama. So, yung magulang kasi nito ay... Ano, split opa, pale follow, tapos opa, split pale follow. So, ayun yung kanyang, ito yung mga magulang nila. So, maganda yung itong binili natin dahil panigurado at sana ay may karga talaga silang split opa at split pale follow. So, magagamit natin to para sa mga susunod nating mga ibon. So, ito, ipapares natin to sa tatlo natin na ibon, yung itong green pale follow, tapos yung opa split pale follow, tapos yung post pale follow natin dito. Sana ay parehasan nito. Itong tatlo na to, parehasan nila yung mga ibon na yun. So, mag-aayos tayo ng ano dito. Ayusin na natin yung flight cage. Tatanggalin natin yung iba, yung mga hindi natin kailangan na parehasan na itong tatlong to. So, tara! Siyempre, bago natin sila ilagay sa flight cage, ito, ayan ang ating mga ibon. So, tatlong green. Yung tatlong green dito ay ayan yung mga hen. Tapos yung hindi green dito, yung dalawang fire blue at isang blue dito ay mga kakto. Okay? So, paliguan muna natin sila. At ayan, nakaligo na po silang anim. Ayan. So, importante na paliguan sila kapag gusto nyo silang ibagong ipares. So, ngayon lang ata siya nakaligo yun. So, ito yung natin, yung pinakamatagalan nating hen. Yung hindi nabubuntis ng kanyang partner. Ayan, so binigyan natin siya ng bagong kapares na sana ay parehasan siya at makapagpadami na siya. Ayan, ang ating mga pamares ngayon, mga split opa, ay mga opa pale follow project. Ayan, sana ay maganda na ang natin ngayon. Kasi yung iba nating mga ibon namamatay. Hindi na tayo natutuloy sa mga project natin dahil namamatay sila. Ilalagay na natin sila mamaya sa flight cage kapag natuyo na sila. At ito sila pinaparawan natin. Yan.
yan, sinisilip nila yung mga kalapati doon, no? Okay, ilagay na natin sila sa flight cage na medyo may pagkabasa pa sila para makapagpagpag sila. Mga pagano tanggal lang mga tubig sa kanila ang mga balay mo. Nandito na sila sa kanilang flight cage. So, bigyan natin sila ng isang linggo para mag-decide kung sino yung mga paparesa nila. At tingnan natin kung meron kagad tayong mabubukod sa kanila sa isang linggo na bibigyan natin sa kanila. So, kung meron man na magpares na agad dito, pwede na kagad natin sila ibukod para yung matitira dito ay makapag-decide din sila kung sino ang mga paparesa nila. So, ayun, binili ko tong mga alaga nating ibon. So, yung tatlong binili natin ay binili ko kay Sir Reynaldo na taga C5. So, pinick up ko yung ibon niya dahil sobrang lapit lang nung bahay nila dito sa amin. So, halos wala pa atang 5 minuto, nandun na ako sa kanila. Maganda yung ibunan ni Sir Reynaldo dahil ang dami niyang mga pares doon. So, unang pagbukas pa lang ng pinto, makikita mo na agad yung mga alaga niya. Halos 1, 2, 3, 4, 5. May kakatil pa siya doon sa taas. May personata pa siya doon sa labas. Tapos parakit doon sa labas. Tapos, mga pale fallow. Ayan. So, ang pale fallow niya ata doon, 3 or 4 na pares. So, maganda yung kanyang ibunan. Tapos, meron pa siyang kapitbahay na yung aviary niya nasa labas lang. So, medyo nakakatakot yung ganong setup ng aviary. Nasa labas lang ng bahay at pwedeng-pwede kagad silang buksan. Pwedeng-pwedeng buksan yung ibunan. Kaya nakakatakot yung ganon. Ang nangyari kanina, gusto ko sana mag-vlog doon sa aviary niya kaso nahihiya ako. Nakakahiya palang mag-vlog. Yung parang visit aviary, nakakahiya magtanong, nakakahiya mag-video. Parang nakakahiya magsalita kapag nag-video sa harap niya. Parang binibideohan mo siya, tapos tatanungin mo siya. Nakakahiya lang para sa akin dahil siguro hindi pa ako sanay at hindi ko madalas gawin. So, ang naitanong ko lang doon kay Sir Reynaldo ay yung kung ano yung parents ng binili ko. So, yung tatlong ibon dito, yung parents nila ay may kargang opa at may kargang mga pale fallow. Kanina, may pinakita siya sa akin ng bagong inakay. Nung parents nila, may visual na pale fallow. Kaya, tiwala ako dito sa mga ibon na to. So, tiwala ako sa mga ibon na binenta niya sa akin na may kargang pale fallow. Ayun lang naman ang pinakamahalaga sa akin, yung may kargang pale fallow. So, yung split opa, kahit wala, basta yung pale fallow ay nandoon. So, ayan. Ayan yung ating paresan na. Hindi to ay itong dalawang to. Asa na? Ayun. Dalawang hen yan, pero nagkukutuhan sila. Nagtatanggalan sila ng kanilang mga basa-basa sa balahibo nila. So, ito yung ito. Ayan. Ayan yung pinakamatagal na nating hen na sana ay paresan siya isa sa mga binili natin. So, ayan, maganda yan. So, sana ay magkaroon na sila ng kapares dito para ay mabukod na natin sila. Ayun lang naman mga kaperkada, ngayong video ay yung opa natin. Yung opa natin, hindi pala natin na ilalagay sa kulungan niya. Okay, so ayun lang naman mga kabarkada, nakalimutan ko pang ilagay yung isang ibon sa kanyang cage. So, salamat sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.